We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito ng maunang balita. Mga preparasyon para sa Grand Street Dance at Grand Float Parade sa Baguio City, alamin. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell, happy Panagbinga Festival sa'yo! Good morning, Joanne, at good morning sa ating mga kapuso. Dalawang araw bago ang inaabangan na Grand Float Parade na isa sa mga pinaka-highlights ng Panagbanga Festival 2023 ay talagang puspusan na yung paghahanda ng mga contingents na sasabak nga sa kompetisyon. At ito, makikita nyo nga sa aking likuran, ito yung ginagawa at ito yung entry na float ng City Government of Baguio. Napakalaki nito at aabot sa mahigit 7 meters yung kanyang haba, habang yung kanyang taas naman ay aabot ng hanggang o mahigit 3 metro. Nakausap natin yung mga designers kanina na mula sa City Buildings and Architecture Office na talagang nakatutok dito sa pagbuo ng kanilang float at 2 weeks na raw nilang ginagawa itong ang higanting float na ito. At may mga techniques din silang ginagawa para hindi malanta yung mga bulaklak na kanilang ginagamit at talagang makikita yung pagka-blossom nito pagkasapit nga ng Linggo kung saan gaganapin yung Grand Float Parade. At alam mo, Joanne, since day one ng kanilang preparation, umabot na sa mahigit 3,000 bundle ng bulaklak yung kanilang ginagamit dito sa higanting float. Makikita natin itong mga bulaklak na dumating ngayong araw na nakatakdang ikabit dito sa float. At makikita natin iba't ibang kulay, iba't ibang klase ng bulaklak yung kanilang ginagamit. At 24 na float yung inaasahan na paparada sa Grand Float Parade sa Linggo. At ayon sa BFFI, talagang all systems go na sila sa Linggo at nakatutok sila sa preparation ng mga contingents. Dito sa Baguio City Convention Center, 2 float yung ginagawa ngayon dito. At yung mga talagang sasabak sa kompetisyon, yung mga competing float ay talagang ayaw pa nilang ipakita yung kanilang mga disenyo para meron daw surprise sa Linggo. At samantala, sa bukas naman gaganapin yung Grand Street Parade at kitang-kita naman natin kahapon talagang naghahanda na yung mga contingents doon. Ang Baguio Central School, yung kanilang mga estudyante, kasama sa kanilang preparation at kasama sa kanilang pag-ensayo, yung pagsusuot na nila ng mga props, ng kanilang mga costume. At inilabas na rin ng Baguio City Police Office yung mga traffic plan na ipatutupad nila eksakto alauna ng madaling araw sa February 25 at February 26 kung saan gaganapin ang Grand Float Parade at Grand Street Parade. Yan mo ng latest mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio. Hino-stage ang 19 anyos na babae ng kanyang kapitbahay sa barangay Nagtupakan, Lagangilang, Abra. Ayon sa pulisya, nagpapakain ng aso ang biktima sa harap ng kanilang bahay nang persahang hilain ng sospek. Dinala niya sa bahay ng kapatid, itinali at saka nagdeklara ng hostage. Matapos ang halos 4 oras na negosasyon, nahuli ang sospek at nailigtas ang biktima. Ayon sa pamilya, may pinagdadaan ng problema ang 44 anyos na sospek. Inihahanda na ng pulisya ang reklamong isasampa laban sa sospek. Isa sa ilalim naman sa counseling ang biktima. Ingalot na lang sir, tapos pinainom na lang, tinanong, tapos pinunasan na lang girupak sir. Pagkain tinutukan na lang aming tipalto sir, namin adi sir.
Ilang tanim na papaya sa Dipaculao, Aurora, pinipeste ng lintang kahoy. Narito ang report. Problema ngayon ng ilang magsasaka sa Dipaculao, Aurora, ang pag-atake ng slug o lintang kahoy sa kanilang mga tanim na papaya. Inuubos daw na mga peste ang dahon at puno ng papaya, kaya hirap silang makapagpatubo. Kwento ng magsasakang si Domingo Nesperos, inakala niyang mga daga ang umaatake sa kanyang mga pananim hanggang sa madiskubring mga slug o lintang kahoy pala. Aabot daw sa 100 puno ng papaya ang nauubos na mga peste sa magdamag at problema ng mga magsasaka kung paano pupuksain. Mabilis halos yung isang maliit na puno mga nakakapit siguro, mga 20, 30, ganyan, na piraso. Ubusin nila yan hanggang dito sa kwan, dun sa pinakaugat niya. Nakarating na sa tanggapan ng Municipal Agriculture ang problema ng mga magsasaka. Pangkaraniwan dyan, nasa lupa lang yan, sumisiksik sila kung saan may mga sisiksikan, may mga sa ilalim ng dahon, mga kahoy. Yung hindi sila mainitan, doon lang naman sila nagtatago. Tiniyak ng MAW na tututukan nila ang problema. Pwede lang naman nilang gamitan yan ng ng mga insecticide, yung pagkaya ng mga granular na insecticide. Papalibot lang nila doon sa papaya para pagka nadaanan nila, mamamatay na sila. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Inaabangan na ang Tanok ni Ilocano Festival of Festivals sa Ilocos Norte. Sumasalamin ang pagdiriwang sa kasaysayan, pamana at kultura ng lalawigan. Bahagi ito ng 205th Foundation Anniversary ng Ilocos Norte. Unang nabuo ang Tanok noong 2011 sa pamamagitan ni dating Governor at ngayon Senator Amy Marcos bilang bahagi ng kampanya na buhayin ang cultural pride at pagkakilanlan ng mga Ilocano. Huling nagkaroon ng Tanok noong 2019 bago ang pandemya. 21 bayan at 2 syudad ang magtatagisan sa Tanok ni Ilocano Festival of Festivals. Inaasahan ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aktibidad na gaganapin sa pinabagong Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium. Maayos na panahon ang asahan ngayong araw dito sa Northern at Central Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan maliban sa posibleng light to moderate rains ngayong umaga sa ilang bahagi ng Ilocos Norte, Apayao, Kalinga at Cagayan. Posible ring ulanin mamayang hapon o gabi ang ilan pang panig ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Ilocos Region. Ayon sa PAGASA, patuloy na umiiral sa Luzon ang hanging amihan, kaya naman maalon pa rin ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa dagat sakop ng Ilocos Provinces, La Union, Batanes at Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Tajikistan, niyanig ng magnitude 7.2 na lindol kahapon. Samantala, 2 katao patay habang 50 sugatan sa pag-uho ng isang coal mine sa China. At iba't ibang species ng hayop sa Madagascar nanganganib maubos ayon sa isang pag-aaral. Tunghayan sa Globalita. Patay ang 2 katao nang mag-collapse ang isang large-scale coal mine sa China na nasa bahagi ng Inner Mongolia Region. Sugatan din ang 6 na katao habang nawawala ang 53 iba pa dahil sa nangyaring aksidente. Pansamantala namang nahinto ang rescue operations na ipinag-utos ni Chinese President Xi Jinping dahil sa mudslide. Ang Inner Mongolia ay isa sa mga top coal producers sa China. Niyanig ng magnitude 7.2 na lindol ang Tajikistan pasado alas 8:30 kahapon ng umaga. May lalim ang lindol na 10 kilometers ayon sa China Earthquake Network Center. Sa video mula sa state media, makikita ang paggalaw ng mga chandelier. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang damage assessment at rescue operations ng mga otoridad. Nanganganib maubos ang iba't ibang mga species ng hayop sa Madagascar kung hindi makakagawa ng aksyon upang isalba ang mga ito. Batay sa isang pag-aaral, isa ang Madagascar sa pinaka-diverse na lugar sa mundo kung saan matatagpuan ang 90% ng iba't ibang uri ng hayop na hindi makikita sa ibang lugar sa planeta. Sinasabing mahigit kalahati sa mammal species sa Madagascar ang kasalukuyang may banta ng extinction. Nasa 30 species naman ng mammal ang tuluyan ng nawala sa Madagascar habang mahigit 120 mula sa 219 mammal species ang buhay pa, subalit nanganganib na ring mawala. Jarek Pasilyao para sa Mornings with GMA Regional TV. Patay ang 18-anyos na lalaki matapos umanong matuklaw ng ahas sa barangay Darasdas, Solsona, Ilocos Norte. Nakilala ang biktima na si John Lloyd de la Cruz. Ayon sa nanay, nagpunta raw sa bukid ang biktima para manghuli ng ahas. Hinihinalang natuklaw matapos sumilip sa butas.
Nagpasak lolo pa raw sa mga residente matapos manikip ang dibdib at nanghina ang katawan at kalaunay binawian ng buhay. Madalas daw manghuli ng ahas at nilalaro kung saan ginagaya ang mga napapanood sa social media. Breast cancer nangunguna sa lahat ng cancer pagdating sa dami ng mga bagong kaso noong 2020. Naritong report. Isang breast cancer patient ang pumapanaw sa Pilipinas kada oras. Ang kanilang bilang umabot pa sa halos 10,000 nitong 2020, mahigit 10% ng lahat ng pumanaw sa cancer sa bansa. Ito na ang nangunguna sa lahat ng cancer pagdating sa dami ng mga bagong kaso noong 2020. Pero ayon sa chairman ng Medical Oncology Department ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center, maaari pong mas mataas pa doon ang ating nakukuha na number. Ang breast cancer, hindi naman daw dapat mauwi sa pagkasawi. Ang problema, hindi agad nadadiagnose ang breast cancer kaya di naagapan. Tulad ng nangyari sa 69 anyos na si Nanay Aurelia. Ang dahilan? Malaking halaga ang kailangan. Tsaka maraming proseso yung mammogram. Natatakot po ako ma'am ng mammogram kasi sabi masakit kasi iniipit daw yung soso. Ngayon ko lang napatunayan na hindi pala masakit. Naoperahan pa raw siya noong 2014 pero dahil sa kakulangan ng regular pa ring check-up pagkatapos ng operasyon, bumalik ang bukol nitong 2020. Ngayon na ang gusto ni doktor na itotally itanggal yung didi ko kasi yun na daw lang ang paraan para mawala yung bukol. Kaya paulit-ulit ang paalala ng mga doktor, regular na magpa-check up ng dibdib. We should be checking ourselves on a monthly basis and when we start reaching age 50, we should be submitting ourselves to our doctors for clinical breast exam. If may makapaan na sila ng bukol, then they need to seek medical consultation for further workup and posible pwede na sila mabiopsy. Kaya yung pinaka-importante sa lahat talaga, early detection and treatment. They are the key to survival and affordable care. Ano ba ang mga senyales kung posibleng may breast cancer ang isang babae? Ang most common kasi is may lump, yung nakakapat nila yung bukol. And yung iba naman, magkakaroon ng changes yung skin ng ano nila, ng breast. O kaya meron nipple, nag-re-retract yung nipple, pumapasok. Yung iba naman, may discharge, may lumalabas na, pag pinisil nila yung nipple, may lumalabas na discharge. And then other patients naman, hindi pareho, yung isang breast malaki, tapos the other breast naman maliit. So uneven yung laki ng breast na hindi naman dating ganon. And also, at times, meron din pain. Sa mga nag-aalangan naman dahil sa mahal na pagpapacheck up, sabi ng DOH, part po yan ng ating mga PhilHealth consulta packages. So, wala po siyang bayad. Meron na rin daw teknolohiya para sa mas mura, mas mabilis at hindi masakit na breast examination, tulad ng inilunsad na thermalytics. We have 100% sensitivity, ability to detect cancer, and 92% specificity. That means there could be some false positives. So that's why ultrasound is needed before you go for biopsy. So it's very reliable and accurate. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Dahil sa mabilis na pag-usbong ng iba't ibang teknolohiya, high-tech na rin ang paraan ng panluloko ng iba. At dahil sa tumataas na bilang ng cybercrimes, magtatalaga ng cybercop sa Ilocosur. Meron na rin ipinatatayong cybercrime office ng Ilocosur Police. Nakipag-ugnayan ng PPO sa mga LGU na tugunan ang pangangailangan ng mga high-end equipment tulad ng computers at laptops. Isang pawikan ang matagumpay na na-rescue matapos matrap sa isang lambat malapit sa isang beach resort sa Barangay Maonon, Ligao City, Albay. Sa video na ito, makikitang pinakawalan ang naturang pawikan na isang uri ng green sea turtle. Ayon sa Sentro Ginubatan, nasa mabuting kondisyon ang pawikan na isa sa itinuturing na endangered species. May haba itong mahigit 50 cm at lapad na mahigit 40 cm. Paalala naman ng DENR, iwasan ang pagtatapon ng basura sa karagatan para hindi malagay sa peligro ang buhay ng marine animals gaya ng pawikan. Mga kapuso, sa huling gabi ng Maria Clara at Ibarra, magiging doktor si Clay. Bibisitahin niya si Mr. Torres sa kanyang dating paaralan, pero makikita niya si Barry at Clarice na kamukhang-kamukha ni Ibarra at Maria Clara.
pupunta rin si Clay sa isang medical mission at makakita ng alitaptap na magdadala sa kanya sa isang magandang tanawin. Lalabas si Fidel sa isang portal pero hindi niya makikita si Clay. Abangan ang makasaysayang pagtatapos ng Maria Clara at Ibarra 8 PM sa GMA 7 at 9:40 PM sa GTV. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, nagbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. This morning, makikisaya sa atin si Kapuso star Ashley Ortega. Atin siya mga kapanayam, kasama si Ivy Hernando. Another wonderful morning ang hatid namin sa inyo mga kapuso. Dahil makakasama natin ngayon ang isa sa mga talented actresses ng ating panahon. Mga kapuso, Ashley Ortega. Naimbaga bigat, Ashley, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Naimbag abigat. Oh, na-pronounce kong maayos. Hello, thank you. Hello, everybody. Thank you for having me here. How are you doing, Ashley? How are you feeling na makabalik dito sa North Central Luzon? Actually, excited ako. And yung last time na punta ko here was before the lockdown. Mm-hmm. So, it's nice to be back. It's nice na magkaroon ulit ng mga fiesta, ng salo-salo, ng face-to-face. So, yes. Yun talaga yung pinaka... ka-exciting. At saka yung pagkain, syempre, na-miss ko yung pagkain dito sa Vegan. Nakwento mo kanina, no, na your mom is from La Union. Ano ba yung mga Ilocano delicacy na talagang binabalik-balikan mo rito? Kasi mama na ako, sobrang galing magluto noon. At dahil nga, Ilocana din siya, natuto ako kumain ng mga gulay-gulay. So, mga lagi niyang niluluto na favorite ko, yung pinakbet, dininding, ayan. Tapos, kaldo. Hindi ko alam kung Ilocano food ba yung kaldo. Ilocano egg ba yung kaldo? Aros kaldo. Hindi, iba yung aros kaldo sa kaldo. Basta tatanong ko kay mama, Ilocano food daw yun. Pag sinasabi ko sa mga ibang hindi Ilocano, hindi nila alam yun. Pero favorite ko yung kaldo. Pero may mga natutunan ka ng lutuin na Ilocano delicacy? Kaldo din. Kasi simple lang yun eh. Parang papaya, tapos beef. Parang papaitan siya na parang tinola na, basta parang ganun. Favorite ko yun, simple lang. From La Union, siguro yung delicacy na yun. Yes. Tsaka dinengding. Dinengding, yes. Everyone gets excited about your upcoming Kapuso series, Hearts on Ice. How did you prepare for this break? Syempre, before we started taping our show, nagkaroon kami ng training with Sian and with the rest of the cast. I trained for like, I think 7 months. Kasi after ng show ko ng Widow's Web, dumiretso ako agad sa training. And we just started taping noong December. So medyo matagal. Talagang pinaghandaan namin yung mga performances. Lalo na si Sian kasi hindi naman talaga siya skater. But then he learned talaga para sa show. At ngayon na nagtitaping kami ongoing, sobrang excited na ako sa mga eksena namin. I cannot wait. Yes, actually we all know that you have a passion for figure skating. Honestly, pinapanood ko nga rin yung mga videos mo online. Thank you. So, what makes it more challenging to portray this role? Actually, may kakaiba kasi sa character ko. Yung character ko, I play the role of Pongay. So, si Pongay sa Hearts on Ice, mayroon siyang leg impairment. So, naka-leg brace siya. So, every time makikita niya doon, pag nagsiskate siya, mayroon akong suot na leg brace. So, yun yung medyo challenging for me kasi... Siyempre, pag nagsiskate, di naman ako sanay na may leg brace. Pero sa show, naka-leg brace si Pongay. So, nag-aralan ko rin siya kasi at first it was kind of uncomfortable. Pero nasanay rin ako. And yun yung ano, abangan ng tao. Nabanggit mo nga kanina, no, yung part ni Kapuso Zian Lim. So, paano mo naman siya natulungan since hindi nga siya into figure skating? Well, ayoko naman kasi siyang i-pressure. Nakita ko kasi sobrang determined siya and competitive. Talagang he would train 3 to 4 times a week in the skating rink. Para daw, ano, hindi daw siya mapahiya sa akin. Sabi ko, huwag kang ma-pressure. Alay ko lang sinasabi sa kanya, every time na bumabagsak siya, okay lang yun, it's part of the sport. Kasi ako naman hanggang ngayon, sumisemplang pa rin ako, even professional figure skaters. And then yung mga technical,
yung mga coaches na ang nagtuturo sa kanya. So, yung tip ko lang, kapag bumagsak ka, okay lang yan, huwag ka mahiya. Tapos every time nagtutrain kami together, if we have pairs, sabi ko, just tell me if it's too fast or too slow, sasabayan kita. So, it's more of like, hindi ko siya pinipressure na kailangan ganito siya, ganyan siya. So, hinahayaan ko siya on his own pacing. Please invite our Kapuso North Central Luzon to watch and support your upcoming Kapuso serye na Hearts on Ice. Ayan. Ako mga Kapuso, abangan niyo po ang Hearts on Ice. Malapit na po yan sa GMA Talibabad. This coming March na po, makakasama ko dito si Cian Lim, si Miss Amy Austria, Sir Lito Pimentel, Miss Rita Avila, Tonton Gutierrez, Roxy Smith, and many, many more. So, see you guys. Thank you, Ashley and Stacy. Thank you. Thank you for having me here. No stranger to action scenes, si Sparkle Star Kylie Padilla na muling ipapakita ang galing sa bakbakan at martial arts sa upcoming mega series sa prime time na mga lihim na Urduha. Pero ang kanyang paghahanda hindi lang daw physical. Walang duda, pagdating sa aksyon, hindi papahuli si Sparkle Star Kylie Padilla. Subok na ang kakayahan at kasanayan ni Kylie mula sa matatagal na training sa martial arts na siya ngayong magagamit niyang muli sa mythical mega serie ng mga lihim na Urduha. Dito bibigyang buhay ni Kylie ang role na isang tapat at career-driven na police na si Police Lieutenant Gemma Davino o si Gem for short. Mga Kapuso, tutukan sa Lunes, February 27, ang mga lihim na Urduha sa GMA Talibabad. Mga nag-aaral ng tourism-related courses, dumarami kasunod ng pagluwag ng pandemic restrictions ayon sa TESDA. Narito ang report. Hanggang grade 12 lamang daw ang natapos ni Jolina, 21 anyos mula Vigan City. Batid niya na malaking bagay ang edukasyon sa paghahanap ng trabaho. Ngayong malaki na ang kanyang anak, nais niya muling mag-enroll. Bale, kaya kumenga... Agbasa tap no may kwa me diyan ako ma'am. Maika me ti na siya nga biag na ma'am kaya ko tuloy nga kwa ko ma ko keri ma'am kasi ejay talaga ti nakahilig ako ma'am magluto-luto. Ang commercial cooking o cookery ay kabilang sa mga in-demand tourism related courses ngayon ng TESDA Ilocos Sur. Epekto raw ito ng muling pagbubukas ng turismo. Malaki raw ang pangangailangan ng mga hotel and restaurants ng mga empleyadong may national certificates mula TESDA. Kaya yun pa rin ang nakikita kong mga area-based, demand-driven tech book programs na kung saan ay tinitignan natin kung paano tayo makapagbigay ng mga training sa mga komunidad natin. Higit 2,000 slots umano ang nakalaang scholarships sa taong 2023. Kabilang na rito ang agriculture at construction training courses. Ongoing po yung processing namin ng scholarship allocation. Ito yung tinatawag naming qualification maps. Gumagawa kami ng qualification maps based on the demand in a certain area. Marami raw ang kumukuha ng kurso para mangibang bansa na hindi naman mapigilan ng TESDA. Umaasa pa rin daw sila na mananatili sa bansa ang mga manggagawa, lalo na sa umuusbong ngayong sektor ng turismo. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Pumarada ang mga miyembro ng Ibaloy community sa pagdiriwang ng Ibaloy Day sa Baguio City. Ang iba pumarada sakay ng kanilang kabayo. Sa Ibaloy Heritage Park, nagsama-sama ang Ibaloy community para sa isang programa na sinimulan sa mga ritual gaya ng katutubong sayaw na tayaw na sinundan ng pagkatay sa baboy na pinagsaluhan ng Ibaloy community. Kahit nasa modernong panahon, hindi raw mapapatay ang kultura at kasaysayan at mayamang tradisyon ng Ibaloy community. Tataka ka na kahit lumilipas ang mga panahon at mga araw at pumapasok ang mga bagong kultura, nananatili pa rin ang mga katutubong kultura, pero siyempre nag-a-adapt na rin siya ng mga impluensya ng mga tagalabas. Pinoy merienda na turon kabilang sa listahan ng best deep fried desserts sa buong mundo ayon sa isang food guide. Ating tikman sa report. Masarap na merienda sa umaga man o hapon. Ang saging na saba piniprito with the wrapper at brown sugar. Come on, it's turon! Humahanay na ngayon sa buong mundo bilang isa sa best deep fried dessert. Kinilala yan ang food guide and website na Taste Atlas.
Mabenta nga sa pwesong ito ng tinderang si Tita ang turon niya. Ang 200 na piraso, ubos daw sa maghapon. Proud na proud. Kasi yan ang hanap buhay namin. Lalo ako, senior na, wala naman akong pwedeng trabaho, kundi iyan. Pampabusog po kasi yung pag-umaga. Okay. Busog po. May version din siya ng kamoteng turon na click sa mga suki. Maingat daw ang ginagawa nilang pagluluto rito. Hindi kami naglalagay ng asukal sa wrapper. Dahil nakakapit-kapit yon. Okay lang kung pagkaluto mo, mabenta agad. Eh yung nakaganyan, siyempre, patong-patong siya, mainit. Pag tinanggal mo yan, kapit. Pang 36 naman sa listahan ng isa pang Pinoy dessert na maruya. Ang Taste Atlas, minsan na rin kinilala ang sarap ng pansit lomi, maging ang linamnam ng chicken inasal. Hindi rin nagpahuli ang Pinoy lumpiang Shanghai. Patunay na ang mga lutong Pinoy hindi nagpapahuli sa mga best tasting na pagkain sa buong mundo. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. Ganda ng caves, hot spring at rock formations, dayuhin sa tinaguriang Blue Water Lagoon sa Bagaw, Cagayan. Ating pasyalan sa report. Kung ganda ng kalikasan ng pag-uusapan, hindi pa huhuli ang bayan ng Bagaw sa probinsya ng Cagayan. Best place at must to visit ng mga nature lover ang lugar dahil sa mga makapigil-hiningang tourist attraction na tunay ngang kahali-halina. Sa pagbiyahe pa lang sa lugar, dama na ang sariwang hanging dulot ng lunti ang kapaligiran. Top of the list sa itinerary ang Blue Waterfalls and Cave. Sa ganda ng lugar, picture perfect at Instagrammable ang bawat anggulo. Mamangha rin sa majestic view ng mga rock formation sa Bagaw. Tiyak ding mag-e-enjoy sa water sports adventure sa Bagaw River at maging sa hot spring. Mapapasabi talagang hashtag experience Bagaw. Pag nature lover po talaga, maganda po talagang pasyalan dito sa amin, ma'am. Bale, nakaka-proud po na dito sa amin po, siguro po dahil po nasa malapit po kami sa Sierra Madre, kaya marami pong pwedeng pasyalan dito sa amin. Sa pagbisita sa bayan ng Bagaw, simple lang ang hiling ng lokal na pamahalaan. Panatilihing malinis ang lugar, kasabay nito ang pagrespeto sa ganda ng kalikasan. Jasmine Gabriel Galban, para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it, by Henry Ford. Ayan, good morning to you, partner. At syempre, isang mabulaklak at mahalimuyak na weekend ang naghihintay sa ating mga kapuso. Good morning sa iyo, H, at good morning sa ating mga kapuso. Speaking of mabulaklak na weekend, nako, dadayuhin na naman natin ang malamig na simoy ng hangin, malamig na temperatura sa Baguio City dahil nga sa mga pinakaabangang mga aktibidad ng Panagbunga Festival 2023. Of course, bukas Saturday, Grand Street Dance Parade, and sa Sunday naman, ang Grand Float Parade. Grabe, no? Ang dami naghihintay na treats sa ating mga kapuso this weekend. Pero bago yan, mga kapuso, syempre, isil mo natin yung weekend. Simulan natin yan, ano? With the end of yung finale ng ating Maria Clara at Ibarra. Grabe, no? Pinakaabangan natin yan. Ang daming abangan, of course. Balikan ko lang yung Panagbunga. For sure, maraming mga tourist ang pupunta doon. Sabihin natin, magdala sila ng jacket kasi malamang sa malamang, malamig na malamig talaga sa lungsod ng Pino. At binanggit mo nga yung pagtatapos ng Maria Clara at Ibarra. Ano kayang mga mangyayari sa istorya ng buhay ni Clay at mga karakter sa Maria Clara at Ibarra? Kaya yan, pakaabangan natin. Kanina meron kaming teaser sa inyo at yun yung kailangan ninyong tutukan mamaya, mga kapuso. At syempre, happy weekend, mga kapuso. Maraming salamat, mga kapuso, sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Harold Reyes. Maaring mapanood ang ating episodes sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si Joanne Punsoy, buong puso para sa Pilipino.